Good vibes! Narito na naman ang channel na magpapagana ng iyong imagination at gigising sa iyong curious na pag-iisip. Pag-uusapan natin ngayong araw ay kung talaga nga bang nakakakita ng mga multo o mga supernatural beings ang ating mga pusa. Sigurado ako curious ka na. Simulan na natin agad pagkatapos nito. Na-witness nyo na rin ba kamani matters ang inyong pusa ay pawang nakatingin sa isang parte ng inyong bahay gaya na lamang ng inyong pader pero pag titignan mo naman ay wala namang nakakaiba dito. Maraming mga pet owners ang nagsasabi o nagki-claim na baka dahil sa kanilang malakas na senses kaya nakakakita sila ng mga bagay na hindi natin nakikita. Pero bago tayo mag-conclude na sila nga ay nakakakita ng mga multo, tignan muna natin kung paano nga gumagana ang kanilang mga senses. Kapag ang ating pusa ay naglilikot ang mga mata, tingin dito, tingin doon, naiisip natin na baka mayroon silang hinahanap na kung ano. Well, sa ilang mga cases, totoo ito. Maaaring may nakita silang reflection o kaya naman ay may biglang dumaang insekto. Pero i-take note din natin na ang mga pusa ay may excellent night vision at ang kanilang day vision ay mas malala pa kaysa sa atin. In fact, dalawang kulay lamang ang kanilang nakikita, shades ng blue at yellow. At ang mga bagay na may layo ng mula 5 cm hanggang 8 meters ay malabo na sa kanila. Pero sila naman ay pinagkalooban ng night vision. Ang mga pusa ay magagaling na predators. Ang kanilang eyesight ay napaka-sharp lalo na sa center ng kanilang field vision na kung saan nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makapag-focus sa kanilang targets. Pero blurry ang paligid. Kaya naman sa tuwing sila ay maghahunt, hindi sila masyadong nagre-rely sa kanilang vision. Ginagamit din nila ang iba pa nilang senses. Ang ating pananaw sa environment ay iba naman sa pananaw ng mga pusa. Alam nyo ba na mga kamani matters nakakarinig ang ating mga pusa ng mga frequencies 4 to 5 times higher kaysa sa atin? In fact, sila ay may access sa range ng ultrasounds na hindi na natin naririnig dahil sa sobrang taas na frequency nila. Kaya kung sakaling ang ating pusa ay lingon ng lingon sa iba't ibang direksyon, kahit wala namang tinitignan, maaaring wala naman silang hinahanap, kundi baka gusto lamang nilang i-identify kung saan galing ang sound na naririnig nila. Maaaring naririnig nila ang daga na naglalakad 10 meters away sa kanila. Ganun ka-sensitive ang kanilang pandinig. Isa pa ang kanilang tainga ay may pambihirang abilidad na makapick up ng kahit napakahinang sound. Ang shape naman ng kanilang outer ear ay nakakatulong na ma-amplify ang mga sounds at dadating ito sa kanilang middle ear at inner ear na nagde-detect ng kung saan mismo nanggagaling o nagmumula ang sound. Ito rin minsan ang dahilan kaya mabilis silang magulat lalo na sa mga malalakas na sounds. Ang sophisticated sense of touch ng ating mga pusa ay palaging nandyan upang suportahan at ma-enhance ang kanilang vision. Ang kanilang whiskers ang pinagkakatiwalaan nila bilang radar at touch receptors na nakakatulong sa kanila upang ma-measure ang mga distances ng accurate at nagde-detect ng pagbabago sa temperature ng paligid. Present din ang mga touch receptors na ito sa kanilang ilong at paws. Maski ang kanilang paw ay nagko-contribute din sa kanilang matalas na sense of touch na palaging nakaka-pick up ng sensory information. Kaya nade-detect nila kahit mga slightest movements ng air o chill. Ang kakayahan ng mga pusa na makadetect ng sense ay sobrang malakas kumpara sa ating mga tao. Mayroon silang halos 40 times more odor-sensitive cells kaysa sa atin.
Hindi na rin kataka-taka kung mag-rely ang ating mga pusa sa kanilang sense of smell kaysa sa kanilang vision dahil ito ang most reliable tool para makapick up sila ng mga vital information sa kanilang surroundings. In fact, ang mga pusa ay may dual scent mechanism na napaka-rare sa animal kingdom. Gaya sa ibang mga hayop, sila ay may regular olfactory receptors. Pero ang mga pusa ay mayroon pang isang nose na nasa roof ng kanilang mouth na ang tawag ay vomeronasal organ. Ito ay nagpipick up ng mga pheromone signatures na hindi kayang ma-detect ng mga regular receptors. Ito ay mahalaga lalo na sa kanilang social, mating at territorial information. Ayon sa mga pag-aaral, sinasabi na ang mga pusa daw ay nakakaramdam ng mga certain vibrations at nakakasense din ng negativity. Ito marahil ang dahilan kung bakit minsan ay lumalayo sila sa tao o kaya naman ay naghihis sila dito. Whichever the case, aminin na natin na sila ay medyo weird at kung minsan naman ay nakakakita sila ng mga bagay na hindi natin nakikita. Pero ang paniniwala na sila ay may supernatural powers o wala ay depende pa rin sa iyo na kanyang tagapag-alaga. Ikaw ba, Kamani Matters, ay mayroong funny stories tungkol sa iyong super-powered psychic na pusa? Kwento mo yan sa ibaba. Huwag mo kalimutang mag-iwan ng like, share, subscribe at i-hit mo na yung notification bell para sa mas marami pang nakakaaliw na kaalaman. Maraming salamat mga Kamani Matters. Aabangan kita sa sunod na video.